So good morning po, good afternoon mga kababayan. Ito pong booking area. Yan ang pinaka second step na to dito sa booking area. And dito po tayo magbubook. Tapos pagkatapos niyan, after ka magbayad, pupunta ka doon sa gate 3. Kung saan doon ka magpapirma at saka magpa-encode. Yan. Tapos after mag-encode, balik na naman dito sa per 4, pupuntang weighing scale. So kumbaga sa timbangan, pupunta tayo ng timbangan. After sa timbangan, may weighing slip na. Ayan, pupunta tayo sa doon na sa kagahana mismo ng motor. Kung saan kukunin na yung susi mo at saka yung motor mo, iiwan mo na doon. Ngayon, waiting ako ngayon sa ticket ko. Kasi, ayun, ini-encode pa daw. So, habang naghihintay tayo ngayon, relax muna tayo para tayong nakakulong. Ayan yung pipilahan. Diyan tayo pipilahan. Nakapila yun siya. So, waiting tayo ngayon dito sa waiting sheet, waiting area. Ihintay kong tatawagin doon sa taga-book ng motor. Kumbaga dalawa yung papabok ko ng motor, dalawa yung iuwi ko. Okay, basta guys, ang uunahin nyo lang ay ang pagbayad. Magpabok muna kayo sa motor ninyo. 24 hours naman sila sa mga motor na ibabiyahe. Pero sa booking is hanggang alas 6 lang daw sila, sabi nung guard na natanong ko kanina. Kaya kung kahit tatlo pa motor iuwi ninyo, basta hindi kayo abutan ng cut-off nila alas 6, mabook nyo na. 24 hours yung pagkakargo. Bukod doon, ito lang talaga yung booking lang talaga ang unahin natin. Salamat. Tapos mga kaprobinsyano, sasabihin ko lang sa inyo, pag nagpabook kayo dito, dapat agahan nyo na lang. Kasi talagang mabagal ang proseso dito, dapat bandang area na to, sa booking area. Sa pangalawang steps na gagawin nyo, ito ang pinakamabagal. Sa pangatlo, sa Pier 16 or Gate 3, yon mabilis lang doon. Galing ako dyan sa Pier 4, uuwi muna ako kasi kukunin ko yung isang motor ko. Kasi dalawa kasi yung papatubo ko eh. Hapon na, alas 6 na ata ngayon. So kakalabas ko lang doon sa pagpabok. Natagal ako sa pagpabok kasi pabalik-balik ako. Kaya ngayon, uuwi muna ako sa bahay, kukunin ko yung motor. Pabalik ako ng mga alas 6. Sige, babay muna. Okay, sa bandang Pier 4 pa rin to, no, naglalakad tayo ngayon kasi wala na tayong pamasahe. Tapos na tayo, nagpabook na po tayo ito. Sige, mamayang gabi kasi babalik pa ako para sa isang motor. Sasabihin ko na lang sa inyo kung anong gagawin natin doon. Ayun, good evening mga kababayan, no. Ako po ay nangungumusta sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ay taga Mindanao at tunay na Bisaya po sa Mindanao. Ngayon sasabihin ko sa inyo kasi nga nagba-vlog ako tungkol sa pagpapakargo ng motor. Kaya diretsyohan na, sasabihin ko sa inyo, dalawa po ang motor na pinapakargo ko kahapon. So ngayon, sasabihin ko sa inyo step by step kung ano ang gagawin pag nagpapakargo ng motor. Unang-una, siyempre may ticket kayo. Pangalawa, after mayroon na kayong ticket, ngayon naka-schedule na yung biyahe ninyo. Halimbawa, ako, ang biyahe ko is Monday. So ngayon, ang patakaran doon sa pagpapakargo ng motor, 2 days before yung biyahe mo papuntang Mindanao, Visayas o saan mang sulok dito sa Pilipinas, basta local, kailangan makapakargo ka na ng motor. Okay. Itong ano na to, vlog na to, yung mga nagpapakargo na pasabay ha, sabay sa pagbiyahe. Pag sabay sa biyahe, nakakamura. Pero pag nagpakargo ka na hindi ka sasabay sa biyahe, medyo may kamahalan. Ayan. So kung mapapansin niyo po sa likuran ko, meron po akong helmet. Ito po, oh. Yung helmet ko nakakabit na po yan dyan kasi nga ayaw kong iiwan doon sa compartment ng motor ko. Baka mamaya mawala doon kasi nga po hindi tayo makasiguro kasi si Tugo meron siyang third party na humahawak sa motor natin. Pangalawa, yung motor natin, iniiwan po yung susi. So ulitin ko sa inyo, huwag kayong kampante na iwan yung mga mamahaling gamit ninyo sa motor ninyo. Ito ang Honda Click ko na pinakargo. Ito na ngayon. So ang pangalawa kong pinakargo, ito. Bakit ko ito pinapakita sa inyo? Kasi nga, ito ang kailangan natin pagdating natin doon sa pantalan na pinupuntahan natin. Ito ang kailangan natin doon. Hindi natin mag-claim yung motor natin pag wala ito. Ito na po ang mga
kumbaga resibo, nandito po yung resibo sa dalawa kong motor na pinapakargo. Sa requirements, walang problema, uulitin ko, re-reviewin nila nyo lang yung sinasabi ko, yun lang po ang requirements. Papakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa isa kong motor na hindi nakapangalan sa akin. Ito po. Yan, titingnan nyo lang po yan, ID yan, authorization letter. Yan, so lagyan lang yun yung date. Ito kasi yung ginayahan ko lang na authorization. Tapos with signature. Lagyan nyo ng date sa akin, walang date yan. Okay, sasabihin ko yung requirements ninyo. Kung hindi sa inyo ang motor at pinapasabay lang po sa inyo or pinapakargo lang po sa inyo, kailangan po ng authorization ng may-ari. Pangalawa, kailangan po ng ORCR. Pag sa inyo ang motor, hindi nakapangalan sa inyo ang motor, kailangan lang po ang deed of sale. Tapos na panotary na, iyon, valid na po iyon. Pag may box yung motor ninyo, yung mga nakatap sa likod na box, yung mga dalang box, may additional bayad po yan. Halimbawa, Monday ang biyahe ninyo, kailangan Saturday, nandun na po kayo sa booking area ng Tugo para sa pagpapakargo. Ang proseso, step 1, pupunta kayo doon sa mismong Tugo, i-check po yung ORCR ninyo, i-check po yung ticket ninyo, tapos i-encode. Step 2, punta kayo sa mag-skill ng motor ninyo, kasi i-skill yung motor ninyo kung gaano kalaki, gaano kataas, per cubic po sila dyan. May box ka sa likod, may additional bayad po yan, kasi nga per cubic sila. Sinusukat nila ang width, length, and height. Okay, step 3 na tayo, punta kayo doon sa cashier. May pila po yun at yun ang pinakamabagal na proseso, gawa ng ini-encode pa nila at hinihintay pa nila mag-print yung computer nila at saka ka magbayad sa kanila. After ka magbayad sa kanila, ngayon papuntahin ka doon sa Pier 16, so K3. So tatakbo ka naman doon sa Pier 16, doon i-check nila, i-encode nila yung booking ticket mo sa Tugo. After nila ma-encode, ngayon magpapa-stamp ka doon sa may PPE area. So pagdating mo doon sa PPE area, balik ka naman doon sa weighing area. So weighing area, ibig sabihin timbangan. Papatimbang mo yung motor, ini-encode nila yung ORCR mo, at syempre kailangan memorize mo yung plate number mo para kung sakaling tanungin ka nila, masasagot mo ng diretso. After nun, makuha mo na yung weighing slip, punta ka na doon sa kung saan nandoon na talaga ang pakarguhan ng motor. Kukunin po nila yung susi ninyo, ililista po nila, may pasignatura sila doon sa inyo, at yun na, tapos na, uwi ka na. Bibigyan ka ng resibo, kulay blue, uwi ka na talaga. Ganun lang kadali. So huwag kayo mabahala sa presyo kung magkano, kasi ako nagpakargo ako, mura lang, nasa 3 plus lang. Pa-like and share na lang po and pa-subscribe my channel. Thank you po and maraming God bless to all. Sana po ikalat ninyo ito, i-share ninyo kasi nga kailangan din malaman ng iba na nais magpakargo. Maraming salamat and God bless you.